At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon iyon, nagpunta si Jesus sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanyang isang kananeyang naniniraan doon at malakas na sinabi, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak mong babae inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan. Ngunit gapotok man ay di tumugon si Jesus at lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, Pagbigyan na nga po ninyo at nang umalis, siya'y nag-iingay at susunod-sunod sa atin. Sumagot si Jesus, Sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel lamang, ako isinugo. Ngunit lumapit sa kanya ang babae at lumuhod sa harapan at ang sabi, Tulungan po ninyo ako, Panginoon, sumagot si Jesus. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta? Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit mga tuta man ay nagsisikain ang mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Kahit sinabi sa kanya ni Jesus, Napakalaki na yung pananalig, mangyayari ang hinihiling mo. At noon din ay gumaling ang kanyang anak. Ang mabuting balita na ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kakaiba ang Jesus na nakikita natin ngayon sa Ebanghelyo, no? Isang masungit na Jesus, no? May tatlong tugon ang Panginoon sa babae. Unang-una ang babaeng ito ay isang hentil, na? So hindi siya isang Hudyo, isang hentil. At paglapit niya kay Jesus ay ang upang pagalingin ni Jesus ang kanyang anak na babae na inaalihan ng demonyo at masyadong pinahirapan. Nang lumapit ang babaeng ito, ano yung unang tugo ni Jesus? Dedma, di siya pinansin. Ano yung pangalawang tugo ni Jesus? Ang sabi niya ay hindi dapat ibigay ang pagkain ng anak sa mga tuta. Napakatindi ng sagot na yon. Hindi daw dapat ibigay ang pagkain ng mga anak para ibigay sa mga tuta. Okay? At sa kabila ng mga ganong tugon ng Panginoon ay nanatili pa rin ang babae sa kanyang kababaang loob. At nanatili pa rin ang kanyang pananalig kay Kristo na tutugunan ni Jesus ang kanyang pakiusap. Okay? At ang isang napagandang tugon ng babae ay kahit daw mga tuta ay naghihintay ng pagkain ng mumong malalaglag sa hapag ng Panginoon. At doon antig ang damdamin ni Jesus. No, ang totoo ay hindi naman talaga masungit si Jesus. Sinusubukan lamang niya ang babae kung anong magiging ugali ng babaeng ito. At lumabas ang napaganda ugali ng babae, ang kanyang kababaang loob na siyang hinahanap ni Jesus. Sa lahat ng lumalapit sa kanya, ang hinahanap niya ay kababaang loob. No? Kababaang loob at pananampalataya. No? At yun ay sapat na para pagalingin ni Jesus ang kanyang anak na inaalihan ng demonyo, no? Kaya nga mga kapatid, suriin natin ating sarili sa panahong ito na tayo din ay nagsusumamo kay Jesus na mamagitan at gumawa ng paraan sapagkat sa atin ngayong kalagayan at pinagdadaanan ay parabagang walang tayong magawa, no? Talagang nananalig na lamang tayo kay Jesus. Siyempre, bukod dun sa pag-iingat, bukod dun sa staying at home, social distancing, ay wala tayong magawa upang itigil na itong pagkalat ng COVID-19. No? Kaya humingi tayo sa Panginoon ng kumilos para sa atin. No? At itigil na ang pagkalat nitong COVID-19. At nananalig tayo, buong kababaang loob at nananalig tayo na nasa kanyang kamay ang ikalulutas ng pandemyang ito.